Ito yung ating mga sili, mga idol. Yan, sobrang daming bunga na, mga idol. So, August 6 po tayo ang first na nag-transplant dito, mga idol. So, ngayon ay November 16. Good morning, mga idol, mga totoo mga inday, kaway. Yan, bago ang lahat, shout out pala muna kay Ate Miles Music at iba pa. Maraming salamat, idol, sa patuloy na suporta at pag-comment sa aming YouTube. Yan, ngayong umaga po, mga idol, ito yung alas 6 na po siya ng umaga, no? Mag-spray po tayo ng silicron. Yan, kasi kakatanim lang po natin ng isang araw ng ating siling labuyo. So, almost isang hektarya po ito siya ng siling labuyo. Yan, ngayong umaga po, mga idol, mag-spray po tayo ng silicron para pamatay ng cutter. Yan, sa mga may problema pala sa cutter, sa inyong pananim, pwede po kayo mag-apply ng silicron para mamatay po sila. At the same time, hindi na po sila mag-pasok kasi medyo mabaho kasi yung silicron. So, mag-pismas tayo mamaya sa ating pag-spray. Yan. Pero, kung wala po kayong available na silicron, usually yung iba, nag-apply din po naman ng karate na insecticide para sa cutter. Yan. So, ito na yung ating sili. So, 3 days after day of transplant po itong ating sili. Ayan. So, dito tayo magsisimula. Ito siya, ang ating sili ay ang Red Hat F1. Kung saan mayroon siyang dalawang lata, I think, nasa 12,000 to 15,000 ang seeds niya. So, estimate namin mga kahit mga 12,000 lang yung nabuhay sa nupunla. Ayan. Start tayo spray dito. Yan, tandaan nyo po, mga idol, silicron po para sa mga cutter. Dito tayo. Eh, ano ba yung ginagawa pala ng cutter sa ating mga pananim? Yung cutter kasi, mga idol, ito siya usually makikita nyo parang itim, mga idol, no? Ipa-flash namin sa screen. Kinakain niya kasi itong mga dahon ng ating siling labuyo. The same time, pinuputol niya yung udlot. Yan, once na naputol niya yung udlot, kinain yung dahon, so magiging disable ang ating mga pananim, which is mag-result siya sa stunted ang kanyang growth. At the same time, pwedeng hindi na siya makarecover or matagalan siya makahabol kung gumaling man siya sa mga kapwa niya sili. So mas maganda niyan, sprayan na lang natin. Pismas muna tayo kasi medyo mabaho. Ito kasi ang karakteristik ng silicron, mga idol, no? Medyo mabaho talaga siya. Yan. Pangontra sa cutter, mga idol, silicron lang. Oh. Yan. Mabaho talaga ito siya, ang silicron. Kaya hindi basta-basta nag-penetrate yung mga cutter. Hindi lang po siya cutter ang ma-eliminate natin dito, pati langgam. Yeah. Tanggal din ang langgam. Good morning, mga idol. So ngayong umaga, ika-15 na natin ng after transplant ng ating siling labuyo. So usually 3 days after transplant, mag-abono na tayo kaso kulang tayo ng panahon. So ngayon, mag-abono tayo ng 1846 para mas maganda yung root system ng ating siling labuyo. So meron tayong 18% na nitrogen, 46% na phosphorus, at saka 0% ang ating potassium kasi bata pa siya. Tapos magmimix tayo ng DOFOS. So ang DOFOS natin is 0.22:20 naman po. So usually dapat basal itong ating DOFOS, kaso lang nahuli tayo. So ang mixing natin ito, isang parte ng DOFOS, dalawang parte ng ating 1846. Yan. Yan siya. Ayos. Tapos imimix na lang natin dito. Yan. So, hudagan natin ng konting DOFOS. Yan. So, mas maganda po ito siya talaga, mga idol, kung basal fertilizer natin or yung unang mga stage ng pag-abono ang gamitin nyo po ay ang 1846 na abono. Tapos sa basal, lagyan nyo po ng DOFOS. Yan. Ngayon,
Kasi dapat ang ating iabono lang ay 1846. Pero naglagay tayo ng dufos kasi hindi tayo nakapag-apply sa basal. Yan, so abono tayo dito, bitsin-bitsin lang. So 3 days ago mga idol, ang ating sili, nag-spray po tayo ng silicone para sa mga cutter. Tapos kaninang umaga, nag-spray din po tayo ng kaang Primo na foliar fertilizer para gumanda yung kanyang mga dahon, magandang pundasyon. So usually mga 3 grams to 5 grams lang ang abono natin sa ating siling na buyo. Yan. So after usually mga idol 10 to 14 days mag follow up ulit tayo ng abono sa ating siling na buyo. Ang kagandahan kasi sa 1846 mga idol, mataas yung phosphorus content. So pag mataas ang phosphorus content, mag-stimulate talaga siya ng roots ng ating mga tanim. Tataas ang roots activity, magiging maganda ang pundasyon ng ating tanim. So ito lang yung ating maintain na abono, ang 1846. Pag malapit na siyang mamulaklak, magdagdagdag lang tayo ng potas. So ang equivalent niyan sa NPK natin ay 1846-60. So which is sobrang ganda po sa abono. So itong ating 1846 nabili po natin sa agri-supply ng 1,440. Pero ngayon po mga idol, nagtaas na po ngayong linggo, umaabot na siya ng 2,000 ngayon. So almost 500 talaga yung tinaas. Yun. So may konting dufos. Kaya medyo nagbasa-basa siya kasi nakakontak sa dufos. So kung hindi pa kayo nakapag-transfer mga idol ng inyong sili, ang dufos dapat po talaga ay basal fertilizer siya. So hindi siya dapat kasama dito. Yun nga lang, hindi available yung dufos pag tanim natin. Hindi tayo nakabili. Ngayon lang natin imimix sa 1846. Yan, good morning mga idol. Kaway-kaway mga toto mga inday. So ngayon po mga idol is August 17. At saka ito yung 11th day na natin ng pagtanim ng ating siling labuyo. At kung mapansin nyo po mga idol, ito yung ating siling labuyo. So today, nag-spray ulit tayo ng ating Primo na foliar fertilizer. Yan. Nagdagdag lang po tayo ng silicone para pamatay ng mga cutter kasi may mga cutter pa po tayo na encounter mga idol. So ganito po idol ang ating sili. So after 11 days na po ng tanim, medyo malaki na po siya. Yan. At the same time, itong nakita nyo yung mga brown-brown, yun mga idol, is ito po ay ang dufos at saka 1846 na inabuno natin today. At saka yun ang ating mga kasama, sila Juban na nag-aabuno. At saka mga idol, today din po ay meron tayong cultivation ng ating siling labuyo. Kung mapansin nyo po mga idol, ang pagtanim po namin ng aming siling labuyo ay nasa ilalim. Sa pailalim po siya mga idol, o pailalim. At today, dahil may mga damo, hindi kami naglagay ng plastic mulch mga idol kasi sayang yung gastos. At saka gusto din kasi ng mga sili na nabunbunan siya or na cultivate. So ang mangyari, gagawin yan, gaganito po siya mga idol. O yan. Yan. Iko-closing na po yan siya today mga idol. No? Yan. Magiging ganyan na po siya. At saka ganun din po sa kabila. Iko-closing yan po siya mga idol. So mamatay din po yung mga damo niya sa gilid. At the same time, magkakaroon din siya ng beds sa ating sili. Yan. So andito yung ating mga kasama, mag-i-spray tayo doon sa dulo. Yan, dito ang daming damo na tumubo pero walang problema po yan siya kasi mag-cultivate tayo, mawawala din yan siya mga idol. Yan. Andiyan yung ating mga kasama sa dulo na nag-cultivate ng ating siling labuyo. Yan. So meron tayong 6 na tauhan para mag-sadul, kumbaga yung sadul ang tawag sa Bisaya ng lupa para magiging malinis at saka ilalagay na po siya sa punuan ng ating siling labuyo. Yan kasi nag-abuno tayo mga idol ng
fourth day after transplant. At saka ngayon ulit, naglagay po tayo ng bitsin-bitsin ng abono. Ika-11th day after transplant. Yan siya mga idol. Yan. Ito yung ating pag-cultivate sa ating yan. So, i-close po yan siya later mga idol, dito ulit sa kabila. I-closing siya. Yan. Ganyan siya. Yan, para malinis. Yan. Tsaka ganito na mga idol, yung half na eco-closing. Yan. Ito ay, tapos tayo spray. May kunti pa. Yan. So, ito po yun siya mga idol, ang nangyari. Before kasi, open siya, no? Litter B. Ito, ito, ito. Dito tayo. Dito tayo sa kabilang side. Yan. Before. Before ito siya. Litter B. Litter B. So, hindi tayo naglagay ng plastic mulch. So, at the same time, ang gagawin ngayon, i-cultivate po siya. Tatakip. Magiging ganito siya. Ayan, bubun-bun. Ayan, magiging bun-bun na. So, wala na. Patay na yung mga damo dito. Ayan. So, ganito pala siya kalaki, mga idol. Maybe after 3 weeks or 1 month, magdagdagdag ulit tayo dito hanggang lumaki po siya. Ayan. So, maganda. Dandahan lang, no? Dandahan. Ito yung alternative natin pag hindi tayo naglagay ng plastic mulch. Ayan. So, instead na pambili mo ng plastic mulch, bayad mo na lang labor sa cultivation. Mas ayan, maganda pa. Ayan. Pag tumubo na yung dito, mga idol, yung mga damo, that's the time na mag-cultivate ulit tayo. Ito ang gagamitin natin in the near future, karabaw na. Tsaka arado na. Pero next nito, I think tao pa. Pero pag malaki na yung atsal natin, nakadepende kasi tayo kung kailan tayo mag-cultivate dito sa damo. Ayun. Pag malaki na yung damo, mag-cultivate tayo, pwedeng kalabaw na. Ayun. Kararo na yan papunta dito sa gitna. Oo. Yan. Kasi ito, mamamatay na to eh. Ayan, oo. Itong mga damo na to. Maybe after 2 weeks siguro, no? 3 weeks. 2 weeks to 3 weeks. 2 weeks kung parating maulan. So, ang pinakamaganda ng nangyari today ay isang bagsakan na lang yung trabaho. Yung nag-spray, nag-abuno, tapos diretso na tayo. Yung advantage kasi nung pag nag-abuno ka, tapos tinakpan mo para doon na lahat diretso yung mga... Hindi siya mag... hindi volatile lang abuno, hindi ayan, evaporate. Oo. So, dito tayo natapos. Oo, dito. Ayan. Sige, hatawin mo na, partner. Ayan. Tingnan niyo mga idol, oh, 'yun. Ito yung mga damo, oh. Ayun. So namatay na. Okay, no, 'di ba? Oh, maganda na tingnan. Oh, maganda na tingnan ito, mamamatay na 'to kasi na ano na lang ano eh. Ayun. Para ano na? Sadol. Oh. Ayun. Tawin mo na, pre. So 'yan sila, oh. Pukumpok sila. Ayun. So oh. Sige. Yan mga idol, so 19th day na po ng ating transfer ng ating siling labuyo at saka kasama po natin ang ating master sa topping pruning, si Juvan Pabon. Kaway-kaway dyan pala eh. Kaway-kaway. Yan, mag-spray po tayo ngayon ng foliar fertilizer. Yan. At saka mga idol, nag-abuno din po tayo ngayon ng 1620 na may kasamang dupos. Pakunti-kunti lang, bitsin-bitsin lang po mga idol, no, para support sa ating siling labuyo. Yan. Ito na po ang ating mga siling labuyo, mga idol. Ito yung a disadvantage pag natamaan ang foliar. Ito yun, no? Yan, tumataba din yung mga dahon. So, dapat kontrolado nyo yung nozzle. Dahon ng damo. Ito yung nozzle na maganda, oh. Yan. Yan. At saka yung, ganito, ito. Yan. Yung pa, ano lang sakto talaga. So, malalaki na siya, Sir Juvan, no? Eh, may cutter, oh. Yan, kunti gamay lang. So kasama natin si Sir Juvan. So dito tayo. Sir Juvan, ano ba yung pag-tapping pruning dyan? So Sir Juvan, ito na ba yung best time sa ating tapping pruning, ating siling labuyo? Oh, best time na talaga ito kasi maganda na yung ating halaman at saka ready na siyang na-tap. Yan. Yan, ganyan lang pagputol. Oh, ganyan lang. Yeah, usually Sir Juvan, mga ilang dahon ang ititira natin? Depende sa iyo kung ilang sanga ang gusto mo na ma-develop niya.
Pagka gusto mo maraming sanga, maraming dahon itira mo para marami din sanga, marami din bunga. Maraming nudes ang matitira. Marami. Yan. So ito, sige, itapping pruning na ng ating master. Yan, ganyan lang po siya mga idol, no? Puputulin lang yung mga udlot. Tama ba, Sir Juban? Yan. Sir Juban, ano yung stage na bawal na siyang itapping pruning ang ating sili? Anong palatandaan? Ang bawal pa sa yung mapayat pa yung halaman at saka hindi pa nakapag malaki talaga ba, hindi pa siya nakaano. Alanganin pa yung alanganin laki niya. Alanganin pa laki niya. Pero kahit na namulaklak siya, pwede itap. Pwede kahit na may bulaklak? Oo, kahit na may bulaklak siya. Ah, hindi ba yun late? Hindi naman late kay, kasi pareho lang silang natap eh. Yan. So ito mga idol ang 11th day after transplant ng ating siling laboy. Malaki na Sir Juban, no? Oo, malaki na. What, ano ang sa tingin mo, ang dahilan? Siguro sa foliar natin na ginagamit, yung Supremo. Yan, at saka yung ano no, 1846 natin na abono. 1846 na abono at saka yung dupos na basal. Yan, so malaki na siya oh. Yan po mga idol ang 19th day pa lang no, after transplant. Pag naulan pa to, swerte no. Swerte na ito. Kasi mula sa pagtanim po mga idol, isang beses pa lang di ba naulan? Oo, isang beses pa lang ito nakaranas. Nakatikim ng ulan. Nakatikim ng ulan. Uy. Pero pag naulanan sa tingin mo Sir Juban na bubuelo pa to. Oo, mabilis lang ito maglabas yung mga sucker niya. Yan. So ito po mga idol ang best time para itapping pruning ang ating siling labuyo. Pwede ito siya ma-apply Sir Juban, di ba, sa mga atsal? Oo, sa atsal. Kagaya lang sila no, pareha lang. Kagaya lang, oo. Pareha yan lang. Sa atsal, siling pansigang. Pwede din. Yan. Ito yung ating master sa tapping pruning mga idol na na-introduce sa last year, yan, si Sir Juban Pabon. So sana swertihin ang ating siling laboyo sa presyuhan. Presyuhan at saka sa magandang panahon. Yan, kung mapansin nyo po mga idol, itong katabi niya, damo. Damo. Yan, sobrang laki din ang damo. Pero dito sa siling laboyo natin, kasi nag-cultivation tayo nung D11. After transplant natin, ganito siya, ano, medyo konti lang yung konti damo, lang Sir Juban. Oo, no? Konti lang. So after 2 weeks, ito malalaki na tong mga damo na to. Oh, after 2 weeks, mag-apply naman tayo ng tao, magdagdag naman tayo ng tao. Pa-kuan tayo pa sa dol. Oo, mag-cultivate ulit cultivate para man matanggal ulit yung mga damo. Oo. Yan. So dito kasi mga dol, hindi tayo nag-apply ng plastic molds maliban kasi sa kamahalan. Subukan natin tong walang plastic molds, tama ba sir? Oo. Kasi gusto kasi ng sili na mabunbunan yung kanyang punuan. Yun nga lang medyo matrabaho kasi hindi tayo mag herbicide. Yan. So lahat ito ipopruning natin Sir Juban. Ipruning natin lahat ito. Yan. Mas maganda kasi pag napruning no? Oo, mas maganda. Ito dalawang puno nga yung talino. Yan. So mga idol, ngayon August 25, tatlo po ang activity natin. Mag tapping pruning tayo sa ating siling labuyo, mag-spray tayo ng foliar fertilizer. At the same time, naglagay tayo ng 1846 at saka dupos na abono. Last na yun siya. Na abono ngayong buwan. Yan siya mga idol. So, 3 times na tayo nakapag-apply sa 3 weeks natin mula sa pagtanim. Almost every week tayo nag-apply. Pero sobrang kunti lang mga idol na sa 3 grams. 2 to 3 grams lang po ang ating pag-apply ng crop ng 1846 at saka dufus. Yan. So, usually mga idol, ngayon baka maubos na yung isang sako natin ng 1846. Yan, tama sir no? Sakto lang. Sakto-sakto lang. Ganun po siya, kakunti lang ang ating na-apply mga idol. 3 times na po tayong nag-apply every week. Pero ngayon pa lang siguro pag tapos natin ng apply ng abono dito, maubos ang ating isang sako. Sa loob ng malapit isang hektarya no na siling labuyo Sir Juban. Oo. Yan sa mga idol. 12,000 na puno. 12,000 na punuan ng sili. So sobrang konti lang po mga idol kasi pag once na sobra tayo sa abono, aatakihin naman ng mga insekto.
Yan, magandang hapon po ulit mga idol. So, dito po tayo ulit sa ating Siling Laboyo Farm at saka katatapos lang po ng ulan mga idol. So, ngayong hapon ang gagawin po natin, kasama po natin yung mga tao doon sa likod ay nagkukultivate tayo ng mga siling laboyo na punuan. Ang ginagawa po natin na nilalagyan po siya ng lupa at the same time, kinukuna natin ng mga damo yung siling laboyo. Kasi umulan po siya nung nakaraang araw, kaya mas maganda po nabunbunan yung kanyang ilalim at saka mabilis siyang lumaki, sana po hindi siya magkasakit. No? Yan. So kung mapansin nyo po mga idol, ito sobrang dami na po talaga siya ng damo kasi hindi po tayo nag-apply ng plastic mulch. Idol, kung mapansin nyo po mga idol, ito ipabunbunan po natin itong mga siling laboyo, no, para lagyan natin ng lupa at the same time palinisan natin yung linya niya. Ito linya na po sa damo. Ito linya naman po ng siling laboyo, ito linya ng damo. Ang gagawin natin sa linya ng damo mamaya, imamower po natin para matanggal po yan siya. So, the same time, itong ating siling laboyo, yan. Kung makita niyo po mga idol, malaki na po siya talaga ang ating siling laboyo. So, today is 25th day or 25 days after transplant na po ng ating siling laboyo at saka malaki-laki na po siya. Hindi po siya na-pruning dito mga idol kasi naalanganin tayo ng panahon at saka tao. Doon banda na part ang na-pruning lang po natin nung nag-spray po tayo during 19th day kasama si Juban. At saka mapansin nyo po mga idol, nag-start na po siya magkaroon ng fungus ang ating siling laboyo. Yan, ito siya oh. Yan, dahil po ito siya sa mainit na panahon tapos bigla ang nag-ulan. Kung mapansin nyo po, pangarang fungus po itong nag-yellow-yellow na maliliit. Yan, yan o. Oh. Yan, fungus po ito siya mga idol dahil sa ulan. At malapit na po mag-bear ng fruits ang ating siling labuyo. Kung mapansin nyo po, may bilog-bilog na po yan siya dyan o oh. Bulaklak na po yun siya mga idol. Compare dito mga idol, ito yung walang fungus. Yan. Ganito siya ang mukha ng walang fungus natin. Wala siyang spot ng yellow. So unlike dito sa kabila na may spot ng yellow. So kailangan natin ito siya ng treatment bago pa man siya kumalat. Maybe fungicide. Yan, kailangan siya ng fungicide mga idol. Yan. So dito may napansin din akong fungus. Isa din po. Pero konti lang naman po siya. Maybe fungus or mites lang po ito siya. May diamonds lang sa likod. Pero okay naman kasi yung udlot niya mga idol is clear naman siya. Wala siyang mga fungus-fungus. Unlike ito siya na may mga spot-spot. Ayan. So, check natin yung dito. Yan dito nating mga area. Magaganda naman. Sana po hindi siya lang madapuan ng mga sakit. Yan. At saka mga idol, ito magtulong tayo ng cultivate dito. Usually ang ginagawa lang po mga idol, dadamuhan lang po natin ito siya. Yan. Tapos lagyan natin ng lupa yung kanyang punuan after natin na madamuhan. Yan, para maganda. Yan, bunbunan lang po kagaya niyan mga idol. Yan, tapos na. Yan, tapos dito ulit tayo mga idol. Yan. So ito na linya ang may damo. At saka ito na linya ang siling laboyo natin. Ito na linya ang may damo. Ito ang imamower natin mamaya para mamatay siya. So para less work. So 2 days na po natin na magpatrabaho ng tao ngayon. So hindi pa siguro nila matapos ito siya. Yan, ganyan lang naman. Ubunbun na lang yung puno niya. Tapos atanggalan dito siya ng damo sa gitna. Yan. Yan siya mga idol. Yan. So, madali lang siya bunbunan. So, after ng ilang araw lang na nag-ulan, hula na agad na ano, hula na agad, dry na agad dito sa baba. Oh. Yan. So, ganyan po ang ating gagawin ng mga idol. Bunbunan at saka lagyan, tanggalan ng damo. So, pupunta tayo dito sa ating nagatrabaho. Titingnan natin yung kanilang ginagawa. Yan. Kasi mga 2 days na ito, baka abutin po ito siya ng 3 days bago matapos nila. So, 6 po sila. Ang per day po ay nasa 300. So, gagastos tayo ng 1,800 per day sa padamo pa lang. Yan. So, dito tayo, puro babae yung mga tao natin. Yan.
So ito yung ating mga magagandang tagapagdamo. Yan. Andito sila lahat, mga magaganda. Yan. Anim sila, oh, yan. Dito puro single ito lahat. Dito puro may asawa. Yan. Hindi lang makikita yung kanilang mga mukha, nahihiya sila. Yan. Ito tawa-tawa talaga si Mama. Ano pangalan mo, Ma'am? Hanapin niyo lang po, ah, Porok Sunrise po ito sila lahat, mga idol. Yan. Porok Sunrise. So ang ginagawa nila, ito si Ma'am. Yan, tinatanggalan ng damo yung siling labuyo. At saka nilalagyan ng lupa ang punuan. Tama ba, Ma'am? Tama. Ayan. Ito din si Ma'am. Oh, ito nga yung mga single na area dito. Yan. So, yan yung ginagawa niya. Yan. Yan. So, napatigil natin yung kanilang chismis. No? Nagchichismis sila sa kanilang makapitbahay. Natigil natin kasi pumunta tayo dito. Yan. So, yan si Ma'am. Ma, ikaw rin mabasig mo. Yan. Good morning mga idol, mga totoo, mga inday, kaway-kaway! Yan, sa umagang ito, ika 30 day na po ng ating siling labuyo from the odd transplant kasi nag-transfer po tayo nung August 6 at ngayon ay September 6. Yan, at saka bagong lahat, mega love shoutout pala sa ating Carolina Reaper sponsor sa seeds, si Engineer Anisito Tan. Kaway-kaway sa iyo idol, maraming salamat sa sponsor na inyong Carolina Seeds para itanim sa atin dito sa South Cotabato. At saka ngayon mga idol, ang activity po sa ating Siling Labuyo Farm ay nag-cultivate tayo gamit ang kalabaw. So nagpa-araro tayo mga idol. Kung napansin nyo po mga idol, yan, sobrang kapal ng damo. So medyo mahirap na talaga siyang tanggalin kung tao lang kasi di tayo nag-plastic molds. Kaya nagpabungkal tayo, tingnan nyo po ito, yan. So malinis na po. Yan, so tatanungin natin ang ating Siling Labuyo Farmer Expert, si Juvan, at saka ang atsal expert natin. Van, bakit nagdesisyon tayong magpa-araro? Para malinis yung damo sa dinadaanan para makita natin yung ating tanim na ano? Sili. Sili. Oo. Ayan. Kasi last week po mga idol, nagpa-damo din tayo, no? Pero punuan lang. Oo. Hindi sa gitna. Ngayon ang tinitira naman natin ay sa gitna. Sa gitna naman. Oo. Ayan. Kasi so, hindi tayo nagagamit ng herbicide. Oo. Pero doon na part na ma-wear natin. Oo, na-wear. So hindi kaya ng ma-wear, no? Kasi malawak-lawak. Malawak-lawak. Alangan yun sa ma-wear mga ito, malawak-lawak. So ito ba, ano yung expect natin sa mga damo na nararoon natin dito? Ah, ito. Meron man talaga matira pero konti lang. Kaya ang kunin. Na kamayin na lang, no? Kamayin na lang, oo. Oh. Yan, usually yung iba nang malapit sa puno, no? Oo, oh, malapit sa puno. Pero yung sa gitna, yung ano, kasi... Oh. Nararoon naman, na. O. Kasi ito mga idol, ang unang pag-araro natin pag ganyan. So, dito papunta ang mga damo. Tapos babalik tayo pag ganun ulit. O, papunta so, naman doon sa punuan, sa puno ng sili natin. Ayun, so ang ending, ito na. O. Nabungkal na, tapos matambakan pa sila ng lupa. O. Kaya ang ending nito, mamatay na sila. Yan. So, expect natin mga ilang linggo to siya ba na magtatagal, tapos araro tayo ulit. Mga isang linggo, pwede na itong araruhin ulit. Dito ka naman mag-araro sa gitna, papunta dito sa... Punuan niya. Punuan niya. Kasi ayan, mamatay naman itong damo. Oo. So medyo maganda na yun, no? After one week. Yun, oh. So yan po mga idol, ang gagawin namin next week. Kasi ang pag-araro natin, pag ganito muna ba, no? Dito sa may sa damo. Oo. Para matambakan yung mga damo. Tapos next week, ang araro natin, mula na sa gitna, papunta na sa puno ng... Papunta sa puno ng sili. Sili. Yan. So ito na po mga idol, tingnan niyo po mga idol. Ito na yung ating siling labuyo na na-topping pruning. Yan. So madami na siyang mga sanga-sanga. Ay, ito ba, meron tayong mga aphids na nakikita ba? No? Meron, no? Aphids ba yan? Aphids, oh. Yan. No? So may mga aphids. So magbibigay tayo ng mga pang-control dyan sa aphids. Yan. So ito na ating siling labuyo. Yan. So ito ay... 30 days pa lang mga idol, ah. Mula nung na-transfer natin. So ganito na siya, oh. Siguro may gate na siya 1 foot. Yan, malalaki na yung iba na tamaan ng kulot during tapping pruning, ban, no? Pero makaka-recover naman, ban? Makaka-recover naman. Yan, so ganyan. Yan, so mga idol, ito yung ilalarawan namin sa inyo kung anong advantages at saka disadvantages ng mga
sa pagtanim. So sa amin, hindi kami nagagamit ng plastic mulch. Usually, ang advantages mga idol nito, at least na bumubunan parati ang puno nating siliban, no? Yan, tapos parating na ganyan na nararo. Ang ang disadvantage lang naman, labor. Sa labor. Pero ang isa pinakamagandang dahilan dyan mga idol, instead na ibili mo ng plastic molds, ilibor na lang at least nakakatulong din tayo sa ibang tao. Tapos hindi mo masahan ang plastic mulch kayong piki. Oh, kagaya nung nangyari sa papa mo. Sa papa ko. Mga magkano yung na-damage doon, Van? Mga panarolyo, walo. Walo. So mga almost 20,000? Almost 20,000. 20,000 mga idol ang na-damage na plastic molds kasi mabilis lang mapunit, no? Ang hindi, wala nang plastic molds, tinanggal. Wala na talaga. Tinanggal na lang namin kasi hindi naman mo pakinabangan kasi wala na, gutay-gutay na. Oo. Oh. So kung ibili natin ang plastic molds na 20,000 kasi almost 1 hectare din ito, umasa nasa 8 plastic molds din ito, no? 8 rolyo. Oh, mga 8 rolyo. So sa 20,000 mga idol, ibayad na lang natin sa araro, no? Sa araro. At least makapira pa yung kasama natin. Kampanti pa na malinis. Malinis. So kaysa sa magamit ka ng plastic molds, di pa baka magutay-gutay rin. Sayang lang. Sa kabila. Sayang lang gasto. Sa 20,000 kasi mga idol, ito mga ilang araw to siya ba na araro? Mga dalawa? Mga dalawang araw. So ang araw natin ay 500 sa araro. 500, oo. Oh, so dalawang araw, 1,000 lang yun. Oh. So kung bibili, instead na bibili natin ng plastic molds mga idol na 20,000, ibayad na lang natin sa araro. 20 beses na, 20 pa business na naiararo yun. Pero sa 20,000. Itong tanim natin maglaki na, hindi naman makapenetrate yung mga damo kasi seeded naman. Pero pwede pa rin tayo mag-araro para malambunan yung punuan. Pwede. Pero least, pag malaki na talaga, hindi na pwede kasi makuha naman yun ng kalabaw. Matanggal niya na. Maano na yung mga sanga niya. Sanga at saka yung ugat niya, no? Yan mga idol, after 1 week na natin na nag-spray ng Agrimic, yung sobrang kulot nito, grabe ang kulot niya, na gumaling na siya sa Agrimic. Good morning mga idol! Kaway-kaway, mga totoo mga Inday! Yan, sa umagang ito, mag-spray po tayo ng para sa ating aphids at saka mites sa ating siling labuyo. So, today, ika-33 day na po after day of transplant ng ating siling labuyo. At saka, kung mapansin niyo po mamaya mga idol, meron na siyang mga maliliit na bulaklak. Ayun. So gumamit kami dito ng Agrimic. Ayan, insecticide siya. At ilalagay natin dito sa per knapsack sprayer ay 10 ml lang ang ilalagay natin. Tsaka yung foliar natin, huwag kalimutan. Pag ganito, hindi tayo nagamit ng mga ganitong insecticide, ang mangyayari, tutuloy-tuloy talaga yung pagkulot. Ang pagkulot talaga. Sayang kasi mahal yung siling ngayon. Bakit ito insecticide? Kasi meron tayo nakikitang mga yung mga aphids. Oo, at saka mites. Oo, so yung iba nagkulot, pero konti lang naman, pero ayaw natin kumalat. Ayun. So dapat, ayan, prevention is better than cure. Yun ang pinaka the best advice ng mga farmer. Isang kutsara lang ba nito? Isang kutsara kasi 10 ml. Ayan. So bawat knapsack sprayer. Minimix mo ba ito? Sishake pa ba? Minimix na yan. Nasik mo na? Ayan. So Agrimic po ito siya mga idol para sa kulot. Ayan. Sige, kuha tayo ng tubig at ayan. So ito ang ating pang-control ng aphids at saka tawag niyan mites. Ayan. So ito po idol ay nasa 1,200 ang 1/4 quart ng Agrimic. So ang gamit natin at saka ang ating foliar. So never tayo mag-stop ng ating foliar kasi maganda po ang epekto nito sa mga dahon. Ayan. So 100 ml nitong ating foliar kasi meron na siyang bulaklak. Pag nag-start na kasi na bulaklak, tirahin niyo ng tirahin ng foliar para mabilis talaga yung pag-ano niya. Ang growth ng foliar. Kasi ang foliar usually may mga growth hormone 'yan, pero hindi lang ganoon kataas yung dosage niya, no. So itong foliar, ilang ml? 80. 100 na. 100 na natin, depende sa inyo. Ayan. 100 na kasi mahal na ang sili ngayon. So sana makakabol tayo ng magandang presyo, no? Oo. So yun, tirahin na natin to partner. Ayos. Punuin na natin. Yan, so dito tayo, patuloy tayo mga idol. So kung mapansin nyo po mga idol, malalaki na yung ating siling labuyo, di ba Van? 1 month pa lang po siya mga idol. So maybe after 2 weeks ito, magbulaklak na talaga siya. May mga bilog-bilog na kasi yung kanya mga
Ano, andyan na yung mga bulaklak, oh. Yan, oh, yan, oh. Ito po siya, mga idol, oh. Yan. Ito po. Yan. So, maybe after 1 week or 2 weeks, magbuka na yan siya. Ay, nagbuka na, oh. Ito na po. Yan, oh, nagbuka na po siya, mga idol, oh. Yan. Yan, oh. So, sana makahabol ng magagandang presyo. So, ang spray natin ngayon, mga idol, ay Agrimic para sa mites at saka sa aphids. Kasi kung nakita nyo po yung last video namin dito, mayroon po tayo nakita ng mga mites. So, yung iba, nagkukos ng kulot. Kagaya nyan, mga idol, oh. Yan. So, sana matanggal yan. Dahil po yun siya sa mites at saka aphids na nakita natin. So, kaya nag-spray tayo ng Agrimic, foliar fertilizer, at yan. Napagpalang araw sa ating lahat, mga tutok, mga hinday. Good morning, mga idol. Ayan, sa araw na to, ika 39 days na, idol, ng ating siling labuyo. Ayan, at ang gagawin natin, before, ang nangyari ay nagpa-arado. Araro, ano? Oh, at saka yung last natin activity, nag-spray tayo ng Agrimic. Para sa pangungulot. Yeah. At ngayong umaga, mga idol, mag-spray po tayo ng alika. Alika. Ayan. Para sa pulyar. Dahil mayroon tayong white flies white na nakita before. Oo. Tsaka yun ang isa sa mga advice ng ating farmer expert, si Duban. Ano? At patuloy din tayo sa pag-spray ng pulyar. Pulyar at alika at tsaka yung tuloy-tuloy lang. Tapos nag-spray, naglagay tayo ng dalawa sa ating kutsara ng Daitin. Ah, dalawa. Daitin. Kasi may ano, fungus, para sa fungus din. Ano. At ngayon, sabay sa ating activity ay mag-abono tayo, closing na ng abono. So before, mga 2 grams lang, bitsin-bitsin ang patak natin sa ating siling labuyo. Ang dating ginamit natin ay 1846 na Atlas. Ano? Ngayon, mag-additional tayo ng Yara Nitrobore. Ayan. So, ito yung Yara Liva or Yara Nitrobore. So ang purpose talaga nitong Yara, partner, ay para... para sa calcium supplement ng ating tanim, calcium nitrate. Oh, hindi siya basta-basta maaro ng mga anthracnose. Ayan. Tsaka medyo makapal yung ano, yung bunga niya, kasi may bunga na po, mga idol, makikita niyo mamaya. Ayan. So nagbubuntis na siya ngayon. Oo. At namumulaklak na, tsaka may bunga na mismo. May bunga na talaga yung iba, ano. So ito, halo pa rin natin ng 1846. Ang ano natin, mixture nito ay 50% dito, 50% dito. So pagiging 100%. So yan. Halo natin, partner. Ayan, so mix sila. Ta. Tuloy-tuloy habang sila nagsuspray yung mga partner natin, sila ano, sila Tata at kasi may ano pangalan nito, si Baloy. Yun, so sila mag-spray dalawa. So ang pag-spray nila ngayon ay pa ano, pailalim tsaka sa taas dahil sa papasok, white flies. Dahil sa white flies ano. Ayan, so sana hindi masyadong dumami pa ang white flies natin. So dito, mga 15 to 20 grams lang inilalagay namin kasi papasok na to eh. So, i-closing na natin tapos mag-adjust na tayo. Pwede na every 2 weeks na tayo mag-abono or every 10 days. So marami-rami na. So abang-abang kayo ha, sa mga may siling labuyo dyan. Alagaan nyo mabuti. Kasi dito sa South Cotabato ay ano na, yung temperatura ay maganda. So sa Luzon, medyo pangit yung temperatura nila, no? Nasisira yung mga tanim nila doon. Hindi, temperatura, partner, ano, panahon. 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 Yung pangit. Ang kasi mabagyo yung panahon nila doon. So ayan. Mix-mix. Yan, mimix natin ang ating 1846. So bakit tayo nag 1846? So yun kasi ang mas maganda na root stimulant ng ating tanim. Kasi tayo meron siyang 18% na nitrogen. At 46% na phosphorus. Ayan. So bakit tayo naglagay ng nitrobore? Kasi nitrobore natin is almost 15% din na total nitrogen. So kasi ito siya, meron siyang calcium content. So calcium oxide niya is 25%. Ayan. Ayan. So ito ang maganda na calcium. Ayan. So next week, ang ihahalo na natin ay 1846, tsaka ay after 10 days, 1846, tsaka potash. Potash na, no? Ayan. So napapansin nyo, wala kaming plastic mulch. Ang mangyayari dito, paararo lang tayo sa ano, sa gitna. So papasok dito yung ano, tatakpan yung damo, mga abuno, punuan niya. Ang maganda kasi, partner, kung almost every 10 days ka mag-araro, hindi naman talaga tutubo ang mga damo, no. Pero ito malaki na rin ang ano niya, bunga niya, oh. Yan. Oo, maganda. Malaki. Yan. So ito ang mga unang ma-harvest sa susunod.
Ayan sila, nag-spray si Tata. Si Tata ang okay, talents ng Corona Reaper. Ayan. Magkasama sila, kabilaan. Ito siya, medyo madami-dami na ano, nasa 10 to 15 grams na ilalaglag natin. Kasi ano na to siya, finishing, kumbaga. After nito, mag maybe 10 to 14 days na tayo mag-abono ng bitsin-bitsin ulit. Oo. Saka mag-additional na tayo partner ng potash. Oo. Kasi ang mangyayari nito siya mga idol, ano na siya, i-closing na natin ng ano ng araro. Ang ibig sabihin, itong lupa sa gilid, ipapunta na sa punuan ng mga sili natin. Tsaka para mamatay niya yung mga ano, damo din mga iba. Damo dito. Okay. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga inday. Good morning mga idol! Kaway-kaway! Yeah. So magang ito, ika 46th day na ng ating siling labuyo. At kumakaway-kaway na naman yan, ang mga sili. May mga bulaklak na at saka may mga bunga na talaga sila mga idol. So congratulations sa may mga sili, pataas ng pataas, hopefully tumaas pa partner. Yes, sana po. Ayan, at saka ngayong umaga mga idol, mag-i-spray po tayo ng ating foliar fertilizer. Ayun. So ipapakilala na natin yung ating foliar fertilizer na ginagamit dito. Yung isa yung Primo, yung isang galon. Tapos ang ito yung pangalawang foliar mga idol, ang Agritap. Agritap, ayan. So mga totoo mga inday, konting evaluation lang dito sa mga ginagawa natin. Ngayon 46 day, nag-start po kami pang tatlong beses na to na every 3 days kami nag-spray ng mga ano insecticide. Kasi mas maganda kasi pag may prevention tayo no. At hindi tayo papasukin ng mga whiteflies, mga aphids, 'yun kasi ang mga cause ng mga kulot. Saka 'yun, huwag kalimutan yung ano yung pag-spray natin ng mga foliar. Every week tayo mag-spray ng foliar. 80 ml lang itong foliar natin. Itong Agritap, 80 ml ito. Tapos partner, ano pa ba yung nilagay natin? Mag-spray tayo ng Silicron. Silicron. Dalawang kutsara. Dalawang kutsara o 20 ml. Tama. So ang ano nito, alternate nito, dapat meron kayong pinakamura na mga insecticide. Meron din yung mga medyo mataas na content, yung medyo... medyo ano talaga siya mataas na yung makakapatay talaga partner no. Kasi para hindi siya magano yung anong partner yung resistant yan tama so partner. Ito kasi mga idol ng Silicron kasi may mga white flies tayo aphids ano lang siya prevention lang ito. Ayun. Kasi before nag-spray tayo ng Agrimic so ayun. I think na eliminate naman nakita nila sa ating first video na yung mga kulot naging okay na yan so ngayon Silicron as prevention na lang to kasi kung mayroong mga white flies or aphids at least hindi sila dumami. So dahil parating umuulan sa amin mga idol dito sa South Cotabato, almost everyday umuulan. Nag-i-spray tayo ng fungicide. Dietin. As prevention lang sa mga fungus. Ayan. So yung sa mga natatanong, saan kami nang kumukuha ng tubig? Doon pa po sa kabilang barangay. Kasi dito, wala source of water. May source of water pero hindi kasi hindi tayo direkta sa kanila pre. Mahiya tayo pagka. At saka partner, may nagsasabi paano daw yung pagdidilig natin dito. Oh. Wala pong dilig to mga ito. Wala pong dilig. Sa ilang buwan na to, maghalos 2 months na. So 46 days na. 46 days na. Wala po, never po tayo nakadilig. Never kami nakadilig dito. So ganun lang po at magpray po tayo para bigyan tayo ng magandang tubig dito ni Lord at at least partner. Magulan-ulan. Oo, magulan. Pero luckily ay partner. Almost umuulan. Kaya hindi pa tayo nadilig. Ayun, kaya nag-fungicide tayo. Kaya nga, no? So ngayon, partner, itong ating climate ngayon dito, sigurado gaganda na kasi hindi na, mainit na naman. Mainit na naman ngayon. So tumpak na tumpak talaga. Yan, so mga totoo mga inday, tandaan nyo lang, hindi ito pabilisan. Dapat pagandahan na pag-spray, dapat basang-basa talaga yung dahon. Tsaka pag nag-mix kayo ng... mga ina-apply nyo ng mga chemicals o yung mga foliar nyo, dapat lagyan nyo muna yung napsak sprayer nyo ng kalahati, yung tubig, para ma-mix talaga siya. Yun ang sabi ng ating expert, no? Si Juban Pabon. Kaya, ito na yung kagandak, yung mga na ano natin, experience, na mga tinuro ng mga farmer hero natin, farmer experts, in-apply natin sa sarili natin ng mga ano, taniman para at least malaman nyo na effective talaga yung mga sinasabi nila. Mapapakita namin sa inyo, ito yung resulta ng mga farmer experts natin at tumutulong sa atin. Kaya sundin nyo sila. Kung ano yung mga videos namin, panoorin nyo yung mga before na mga videos para matuto kayo. Partner, take over. Yes. Yan, so yan mga idol, usually talaga, ang makapagpa-down lang talaga sa mga sili farmers, yung anthracnose at saka kulot. Tama ba? Oo, tama. Yan, yung kulot caused by aphids, mites, fungos at saka yung mga pabago-bagong panahon.
Yan, so yung parating namin sinasabi mga idol, kahit expert na po kayo sa pagtatanim, pag panahon po ang pangit talaga, wala po talagang sigurado dyan na hindi talaga kayo usually mafi-failure din kahit expert mga idol. Yan. Kapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga Inday, kaway-kaway mga idol. Yan. So sa ngayon ay ika 50 day na ng ating siling labuyo. At dito pa rin tayo sa Polo. Pulumulok, sound katabato. Yan. So ngayon mga idol, ito na po ang ating siling labuyo. Sa likuran ko po mga idol. At saka nagpabunbun po tayo or nagpa-cultivate. Lagyan ng lupa ang punuan ng ating mga siling labuyo. Kaya so, sobrang ganda. Oh, ito yung pinaka the best na solution pag hindi kayo naglagay ng plastic mulch. Yan. So ang gagawin natin, dapat talaga cleanliness. So after a month dito partner, hindi pa tututubo yung mga damo. Kaya... okay. Timing, ano? Kasi one month na lang po at harvest na tayo kasi yan. Malapit na tayo magtumat, no? At saka kasama po natin sila paring Jomar. Yan mga idol. So, ayan partner, ito. Tingnan ito yung... na yung ating mga siling labuyo. Dahil wala pong plastic mulch partner, ito na yung ang ginawa, nilagyan ng lupa. Lupa. So ganyan kaganda yung pagbubunbun dito sa Pulumulok, South Cotabato. Ha? Ang idea ng ganito ay... galing si sa paring Jomar. Natin, no? Farmer hero, si Jomar. No? Si Jomar. Ayan, ayan, ito na ang ating mga siling labuyo, mga idol. Ayan. Ito yung area na tapping pruning. Yes. So, ito yung update natin sa 50th day ng ating siling labuyo. Makikita nyo doon sila Jomar, apat sila. Ayan. So, ano ito, pakyaw. Pakyawan ang pagtrabaho nito. Ayan. Nag-tapping pruning, ito sila. Siya ng mga area. Oo. So, pwede natin ipasilip sa kanila mga idol. Ito na po ang aming siling labuyo. Ayan. Sobrang ganda. Partner. So, tinanggalan ng mga damo nila paring Jomar. At the same time, inano siya? Bunbun. Nabunbunan na talaga po mga idol. Ayan. So, yan. So, kung nakasubaybay kayo mga idol, sa first one month namin, ang mga ginamit po namin dito ay ang foliar fertilizer. At ayan. Tama partner. Tama yun. At abang-abang kayo dyan. Kung sa tingin nyo po ay magandang at yung sili natin, pwede nyo pong kopyahin yung mga technique. Yung mga na-apply natin dito. Yan, foliar lang talaga pinaka-secret para kumapal ang dahon ng ating mga siling labuyo at saka hindi sila basta-basta magkulot. Tama, partner? Tama, yun. At yun ang pinakatandaan nyo. Dapat alagaan nyo mabuti. Tulad nito, talagang alaga. Yeah. So, nag-start na po mga idol na magbulaklak ang ating mga siling labuyo. So, sana sa palarin pagdating ng... sunod na buwan sa pag-harvest partner, time. Dito na area ay late sila ng 2 weeks doon sa kabila. Malaki na yung bunga, ganyan nakalaki. So tingnan natin mamaya doon pagpunta natin kina Jomar. So mabilis sila Jomar eh, kasi ganito nakalawak yung ano nila. Isang hektarya pa mula na to. Mula dyan, andito na sila. Andun na sila. Yan, so hanggang doon pa po yan mga idol ang ating siling labuyo. So ito ang mga sample ng mga na-tapping pruning natin. So ito, ilan ang kanyang sanga. So marami talaga ang sanga niya mga idol. Yan. Unlike sa hindi natapping pruning. Ay ito, mayroon pa siyang damo na isa na hindi natanggal. Yan. Sa mga nagtatanong pala mga idol na kung ano ang abono na ginamit namin dito. So kung nakasubaybay po kayo, isa lang po ang abono natin na in-apply dito sa first 1 month. Ito ang 1846. Yan, 1846 mga idol. After 1 month na po mga idol, nagdagdag po tayo ng Nitrobore. Yara Nitrobore. Last week po yun siya, Yara Nitrobore. Tapos next week partner, kasi 15 days na. Baka lang anin pa tayo mag ano. Kasi ang in-apply natin dito na full year ay 100% sana iwala siyang granular. Walang fertilizer. Pero sa tingin namin mas maganda din na mayroon talagang granulars. Para kung mas maganda yung effect na siya lang na full year, mas maganda din na mayroon talaga sa ilalim yung na granulars. So at least nakikita nyo yung effect. Ito na po yung effect ng ating siling labuyo. Kaya walang plastic mulch. Yan po ang effect ng ano natin. So, ganito sila mga idol. No? Partner sila dalawa. Yan, kabilaan. So, ang ginagawa nila ay ang bunbunan ang punuan ng ating mga siling labuyo. Yan. Yan po mga idol. Yan. So, yan mga idol ang... ginagawa nila. So mga idol, ito ang ating mga siling labuyo na hindi pa nabunbunan. So ganyan pa lang ang mukha after mabunbunan. Ganito na po siya mga idol. Yan, so sobrang ganda na siya. So halimbawa, ito dahil natatapping pruning na natin mga idol. Yan, madami talaga siyang sanga sa ilalim. Tatanggalin lang yung mga lupa dito sa gitna. According kay Idol Jomar, dito na mag-ano yung tubig pag nag-ulan. Oo, kasi
ang gusto ng mga sili ay hindi talaga sila palaging nababasa ng tubig. Ng tubig kasi. At the same time, hindi ma-disturb yung mga ugat nila. Mm. So, pag ganito partner, secured yung mga ugat nila dito lang. Oo, dyan lang. Hindi makakagalaw yan. Hindi yan. At least dyan lang, compact. At saka during partner, malakas ang hangin, hindi siya basta-bastang matutumba. Kasi may foundation. May foundation siya. At saka ito partner, kahit may sanga na siya, pag natabunan ito siya ng lupa, hindi imposible na the next month or how many months, mayroon na talagang ugat dito lalabas. Oo. Kasi natabunan siya ng lupa. Good morning mga idol! Yan, sa umagang ito mga idol, ika-56 day na ng ating siling labuyo. Yan, mataas-taas ang ating sili. At saka ngayon mga idol, ang activity po natin ay mag-spray po tayo ng Primo Foliar Fertilizer, Silicron para sa mga whiteflies natin. Medyo may konti-konti pang natirang whiteflies at saka prevention na yung ating Silicron. Yan, para gumanda ang ating mga dahon ng ating mga pananim. Yan, so papansin din si Princess. Yan, kaway-kaway din yan Princess, kaway-kaway. Kaway-kaway. Yan, dyan ka lang muna, nag-i-intro tayo. So mga idol, ngayon po ay Primo Foliar Fertilizer naman ang ating in-apply. Before, last week, ang ating in-apply ay ang ating Agritop Foliar Fertilizer. Yan, nag-alternate po kasi tayo. Dalawa ang foliar fertilizer na ating in-spray. So, ang Agritop at saka ang ating Primo Foliar Fertilizer, available po yan siya sa Shopee mga idol. Yan, sa mga gustong bumili din. Kasi yun ang aming ina-apply at saka gustong gumaya. Yan. At siyempre ngayon ay nasa 20 days na hindi tayo nakapag-apply ng abono. Ang ating apply ngayon ay ang potash natin at saka 1846. Yan. Ang equivalent po at saka ang timpla ng ating 1846 ay nasa kalahating timpla ng 1846 at saka isang equivalent ng potash. So, ang ating ma-apply ngayon kung hindi siya maubos ay isang sako na potash, kalahating sako ng 1846. Yan. So, ito na yung ating mga sili mga idol. At saka wala na siya masyadong mga damo dyan after natin mapakultivate ilaparing Jomar. At saka ito na yung kanyang mga punuan. Yan. Maganda na yung kanyang mga punuan. Yan mga idol. Ngayon, nagpasabay din tayo sa pag-abuno ng ating siling labuyo. Ang abuno po natin ngayon ay potash at saka 1846. Yan, si Brian. Kaway-kaway dyan, Bri. Ta, kaway-kaway. Lot. Yan. Yan ang ating tagapag-abuno. Yan. Yan, shout out mga Sunrise Pulumulok, South Cotabato. Yan, ito yung mga puwersa ng Sunrise. So, mga idol, ang ating abuno, ang 1846 at saka ang ating potash. Yan. So, ang combination ng ating abuno, mga idol, ay isang parte ng potash, dalawang parte ng kalahating parte ng 1846. So yan, so ang ibabagsak natin ngayon ay nasa isang sako na potash kung maubos at saka kalahating sako lang na 1846. So maintain tayo ng 1846 hanggang ngayon po mga idol. Yan mga idol, kapartner natin ang ating farmer expert Jovan Pabon. Kaway-kaway. Yan. So mataas na ang ating sili. Magandang hapon mga idol. Ngayong hapon po mga idol, update po natin sa ating siling labuyo dahil nagpalagay po tayo ng twine at saka staking. Jovan po bon. Yan, nagpapahabol. Van, anong masasabi mo? Bakit ganito ang paglagay natin ng twine? No, para hindi siya masyadong maipit. At saka protection lang ito para hindi siya matumba. Yan, kasi dalawa ang twine natin, no? Oo, dalawa. Bakit kung isa na lang, Van, ano ang mangyayari? Ah, maipit siya. Paano yan, Van? Kung dito ang stick sa gitna, maipit siya. Maganon siya, oh. Maganyan, so, maipit. Ganyan po, no? Oo, so pangit siya. Oo. Ano siya ng mga insekto? Bahayan? Oo, bahayan siya ng insekto. At yan. Saka hindi siya makaspread talaga ang mga sanga niya. At saka sa pag-spread din, no? Mahirap. Yung iba hindi matamaan. Oo. Yan. Si Master Jovan Pabon, mga idol. At saka andun ang mga taga-lagay natin ng tying. Yung kanyang anak, Alexa. Kaway-kaway, Alexa. Kaway-kaway. Yan, dito tayo. Sa ngayong hapon po, mga idol, ito na po ang ating siling labuyo na eka 2 months. Eksakto na po, mga idol, no? Ito yung eka 60 days niya po. Hindi na tayo makadaan. Eka 60 days niya na po, mga idol, ngayong araw mismo.
na mula nung itinanim siya. At kaya po mga idol, ngayon dahil mayroon na siyang mga bulaklak at saka bunga, naglagay po kami ng sticking at saka ang ating twine. So kung mapansin niyo po mga idol, bakit dalawa po ang ating twine na nilagay? Yan, ito po mga idol, dahil ang ating siling labuyo, alanganin po na single lang ang ating ilalagay na sticking. Kasi pag single po mga idol, ang mangyayari, maiipit yung ating siling labuyo. Yan, maiipit siya pag ganyan po mga idol. Ang ano siya, ang ending niyan masyadong masikip, conducive masyado sa mga mites at white flies na tirahan ng ating siling labuyo. Kaya ang ginawa po natin mga idol, ang advice po ng ating mga farmer expert, dalawa. Dalawa po ang twine. So, isa dito na linya, isa din dito. Ang mangyayari, ganyan po ang space ng kanilang twine mga idol. Yan, para hindi po siya matumba. At saka, the same time, hindi po siya maipit. Bakit? Kung isa lang po ang ating poste mga idol, ano po, isa lang siya, ang mangyayari, maipit talaga siya ng ganyan, oh. Yan, ganyan talaga siya na maipit ang lahat na punuan ng siling labuyo. Ang mangyayari, hindi siya maka-expand talaga ang ating siling labuyo. Pagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga inday. Kaway-kaway. Good morning, mga idol. Ayan, sa araw na to, partner. Ika-76th day na ng ating siling labuyo, partner. Wow. So, makikita nyo dito yung update natin. Napakaganda na yung sili natin. Actually, pati yung mga... Ito, pre, oh, yung... Ayan, ito, gumapang na rin. So, makikita nila mga partner, na ang ating sili ay sobrang ganda na at sobrang dami. Hitik na hitik din yung mga bunga. Yung bunga yan, sa ganyan. So, kung makita niya po nila sa ano, usually, pag ako mismo, pag nakita ko sa video, hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Pero once na personal yung makikita, mas maganda kasi siya. Green kasi ang kanyang mga bunga. Oh. Ayan, kung makita niyo po mga idol, tingnan mo, lapit mo dito, ayan. Idol Brent, yan. Ganyan po yung mga bunga niya mga idol. Hindi lang siya usually makikita kasi halos kasing green kulay pa ng dahon. Oh, 76 day. Hopefully by Sunday meron tayong mga first picking natin. Yes. So may ano na kasi may nakikita na akong mga pula din. Pwede tayong magpitas, pre. Oh, yan, pitas. Yan, no. Ito na 'yung ito 'yung mga tricolor. Yan, no? Tricolor. Saka, ito 'yung red talaga na. Ganito siya kataas. So I pwede think, na ito. 3 inches. Oh, pwede na 'tong i-harvest. So ito. Mga totoo mga inday, we're very thankful dahil dun sa mga farmers natin na mga expert farmer hero na natulungan tayo dito about sa mga farming na techniques na na-apply natin dito talaga sa sili. So, tama. Sila talaga ang mga bida dito. At ngayon, in-apply natin lahat ng mga possible techniques. Nalaman nating techniques. Oo, at ito na yung epekto. Ito na talaga yung result ng ating natutunan sa kanila. Yan. Sa mga salute idol sa mga natin na mga subscribers na nakatingin din from D5 ng ating siling labuyo kasi D5 tayong nag-start. Makukopya nyo rin ang mga techniques na in-apply namin dyan. Panoorin nyo lang po ang D5 until D76 ngayon na video mismo. Good morning mga idol! Kaway-kaway! Yan! Van, kaway-kaway! Sa araw partner. Na ito mga inday, andito tayo at blessed tayo today dahil mag-hard start na tayo picking first harvest first natin. First harvest na tayo ng ating sili. Siling labuyo! At ika-77 day na po ng ating sili. Ayan. So may mga pula na. May mga pula na. 77 usually ang average sa atin, our first natin na mag-picking. Oh, so yun ang tatandaan nyo, 77th day. Ngayon ay... Today ay nasa October 23, 2021. Na po ngayon. Yeah. Yan mga idol, ang ating sili at harvest na sa wakas. Sa wakas, harvest na. Ito lang yung mga ma-harvest natin sa pinakababa mga idol. Tag-iisa pa lang, yung iba wala pang hinog. Yan po mga idol. Good morning mga idol. Yan, ngayong umaga, ika-86 day na ng ating siling labuyo at saka... Ito na yung second picking natin or second harvest. Yan. So, pag makita nyo po mga idol, nag-start na po siyang maghinog sa taas. Although yung iba nating sili, nag-hinog na yung sa kanilang baba. So, ngayon siguro expect natin na sa 100 to 150 kilos ang ating harvest. At saka good news yan para sa atin. Pero bad news, medyo mababa yung presyo. Yan, nasa 50 pesos na lang ata ang kilo. Depende po sa buyer ngayon mga idol. Yan mga idol, alas 4:30 na ng hapon. Mula kayo ng umaga pa tayo nag-harvest at dito na tayo sa dulo. Yan, kasama natin ang ating farmer expert, Juban Pabon. Kaway-kaway. Ban, anong masasabi mo, Ban? Dahil second harvest na natin ngayon sa ating sili. Maganda sana ang harvest natin. Kaso lang, ang presyo, mababa talaga. Magkano ang bilihan sa atin?
Sa atin ngayon, 60 lang. 60. Dati yung first harvest natin, ilan ba? 160 yun, na yung first harvest. Oh, discounted ng 100 pesos. 100. Sana next week magtaas din para makabawi naman tayo. Ayan. Mga ilan ang expect natin na harvest ngayon, banda? Kasi patapos na tayo. Yung nakita mo na nadala sa bahay mo at saka dito sa tricycle. Mga siguro... Hindi siguro, mga 200 plus siguro. 200 kilos, kilos mayigit, no? Oo, mayigit. Yan, second harvest pa lang. Second harvest. Mga susunod siguro na harvest, makakaya siguro ito ng mga kalahating tons, mga 500 kilos. Ganun. 500 kilos, yan. Good morning mga idol! Kamusta? Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Ngayon po ay hindi na natin alam kung ikailang days na nating labuyuban. Ikailang days na ba? Hindi ko na alam. Yan, mahigit 200 na. At ika fourth harvest na po namin ngayon mga idol ng aming siling labuy. Ayan, kaway-kaway tayo dyan ta. Ayan. So mga idol, ito may mga pa-contest po tayo ngayon. So ilang mag-partner ba ito, Van? Ang ating harvester. Apat na mag-partner. Ayan mga idol, so contest po tayo. Kung sino ang may pinakamaraming ma-harvest ay mayroong money reward. Tama ba? Tama pre? Ayan, tama. Ayan. So ayan, nag-harvest na po mga idol. Partner po sila mga idol. Apat po sila. So kung sino man po ang mag-partner na may pinakamaraming harvest ay magkakaroon ng pa-premyo, pera mamaya, later. Oh, so, kahit mura lang ang presyo ng sili, yan, may pa-premyo tayo mamaya. Yan, so ito si Master Tata. Sinong partner mo, ta? Taploy. Si Taploy. Sa'yo, Lot. Sinong partner mo, Lot? Si Ana. Ay, si Ana. Abi ko, ibang partner. Akala ko, ibang partner. Si Ate Ana palang partner. Ayaw mo mag-partner sa iba, Lot? Paktay mamaya. Ayan na mga idol. So ito yung ating mga sili mga idol. Yan, hinog na. Ito ay second day na ng harvest natin mga idol ngayon. Dahil hindi po tayo natapos ng harvest kahapon. Di ba Lot, no? Kasi umulan. Yan, kasi umulan. So half day lang po kahapon. Ilan ba tao natin kahapon, Van? 9. So 9 kahapon ang tao natin mga idol, hindi pa nakakalahati dahil sa dami ng bunga mga idol. Yan. So ngayon ba maubos ba natin 'to, Van? Sana maubos basta hindi lang magulan. Oh, sana maubos po mga idol. Tsaka sana hindi po magulan mga idol. Yan. So hindi tayo makadaan. So ito yung ating mga sili mga idol. Yan, sobrang daming bunga na mga idol. So August 6 po tayo ang first na nag-transplant dito mga idol. So ngayon ay November 16. So I think ano na siya? 3 months and 10 days. Yan. So mga nasa 110 days na po ang ating siling labuyo mga idol. Yan. So review lang natin dito mga idol. Yan ang ating mga nagagamit dito. Konti lang po talaga ang mga nagamit natin sa ating sili. At least nakailang harvest lang siguro, baka mahabol na natin yung ating financing. Yan, so mga 6 na harvest dahil nasa 100,000 na po yung capital natin dahil tuloy-tuloy pa rin ang pag-harvest. At saka pag-spread din natin yan, tumba siya ng sa bigat siguro ng bunga. Natumba. Diyan po tayo kahapon mga idol na natapos na ng harvest. So dito na ngayon. Yan, sinong partner mo pre? Tayo dalawa eh. Tinutulungan ko sila kasi ay yung pala pala. O sige pre. Yan mga idol, so nasa 8 po sila mag-partner. Pinakamarami mamaya ang mananalo. Yan. Tapos may libre din isang kilo na sili mamaya siguro. Yan, Van. Libre isang kilo ang mananalo din, no? Yan. Pwede na magmukbang, Van. Oo, mukbang. Yan, mukbang later on ng siling labuyo. Yan mga idol.